Kamusta mga kaibigan? John Vince Regachuelo nga po ulit sa inyong harapan. Sa video na ito, pag-uusapan natin dito yung mga signs o pag-uugali na naa-adapt mo para masabi kung nagmamatured ka na nga ba talaga. Alam ko marami nang gumawa ng content na to. Tsaka marami na rin kayong nabasa. Pero dahil nandito ka sa video na ito, gagawin ko yung best ko para naman makakuha ka ng impormasyon na hindi mo pa nakukuha o hindi mo pa napapansin. Kasi malay mo, hindi mo pa napapansin na nagmamature ka na pala. Pero dahil napanood mo itong video na ito, alam mo na. Pwede rin habang nanonood ka sa video na ito, nasasabi mo na, alam mo na. Alam mo na yung mga sinasabi ko. Kaya, gagawin ko yung best ko para naman mas palawakin pa kung anong nalalaman mo. Ako nga po pala ulit si John Vince Regachuelo. Gumagawa po ako ng mga content about sa pag-uugali, about sa mga bagay na dapat nating i-apply sa buhay natin, mga work tips, mga relationship tips. Yun yung mga content na ginagawa ko para hindi nalalayo sa profession na inaral ko. Kaya I hope na magustuhan nyo yung mga ganong content, at kung nagustuhan nyo naman, libre pong mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Okay. Pag-usapan na natin dito yung mga signs o pag-uugali na na-adapt mo para masabi na nagmamatured ka na nga ba talaga. Isa sa mga signs para masabi na nagmamatured ka na nga talaga ay yung nagagalit ka sa ginagawa ng isang tao. Nagagalit ka sa ugali ng isang tao, pero hindi ka nagagalit mismo sa kanya. Halimbawa, meron kang kaibigan o kahit kakilala mo lang, hindi mo nagustuhan yung ginawa niya sa'yo. Kaya may time na nagtatanim ka ng sama ng loob sa kanya. Pero kapag dumating yung time na merong hindi magandang nangyari sa kanya, halimbawa nagka-problema siya, parang gusto mo siyang tulungan, parang gusto mo siyang damayan, lumalabas yung concern mo sa kanya. Nakakapagtanim ka ng sama ng loob sa kanya, nasasabi mo na galit ka sa kanya, pero dahil nga may concern ka, ibig sabihin, hindi ka galit mismo dun sa tao. Galit ka lang sa ginawa niya sa'yo. Pangalawa naman, mas gusto mo pang magpahinga kesa gumala, kesa gumimik. Kadalasan itong nangyayari sa mga taong nakapagtapos na ng pag-aaral, mga taong nagtatrabaho na, mga taong dumidiskarte na sa buhay, yung mga taong independent na, yung mga taong hindi na umaasa sa mga magulang nila. Idadagdag ko lang, yung maturity, hindi yan nakukuha sa edad. Hindi porket 20 pataas ka na, 25, 26, 30 plus, hindi natin pwedeng masabi agad na matured ka na talaga. Kasi wala naman talaga yan sa edad. Dahil para sa akin, ewan ko lang kung para din sa inyo, masasabi ko na ang maturity ay na-adapt base sa experience at base rin sa pakikisalamuha sa ibang tao. Okay, mas gusto mo pang magpahinga kesa gumala. So, ibig sabihin, nasasabi mo na sa sarili mo yung mga ganyang bagay kasi meron ka ng responsibilidad na mas dapat unahin. Kaya mas gusto mo nang magpahinga na lang kaysa gumala, kaysa gumimik. Nasasabi mo sa sarili mo na wala ka na sa stage para magsaya, para mag-aliw. Pero sasabihin ko sa inyo na hindi naman masamang gumala, hindi masamang magsaya. Kaya I suggest na kung meron ka ng trabaho, kung meron ka ng mga responsibilidad na dapat unahin, gumala ka pa rin paminsan-minsan. Mamasyal ka pa rin kahit saan mo gusto. Kasi sa tingin ko, isa yun sa mga paraan para maglabas ng stress natin. Pangatlong bagay naman, mas nagiging mapagpasensya ka na. Kung ikaw yung tao na mabilis magalit, mainitin yung ulo, palagi nagre-reklamo, konting bagay lang, may magawa lang na hindi maganda yung kapwa mo, tapos nagagalit ka na, tapos parang napapansin mo na hindi ka na ganun, parang nasasabi mo na sa sarili mo na ayos lang yun. Ewan ko, parang wala ako sa mood magalit ngayon kahit alam ko naman na nagagalit ako madalas, kahit konting bagay lang. Ewan ko, parang wala ako sa mood na magalit ngayon. So ibig sabihin, na-adapt mo na yung number 3 natin ngayon na nagiging mapagpasensya ka na. Na isa sa mga signs o pag-uugali kapag nagmamatured ka. Dahil nga nagiging mapagpasensya ka na, lumalabas na hindi mo na madaling napapansin yung pagkakamali ng ibang tao. Minsan mapapansin ng ibang tao yung pagkakamali ng ibang tao. Pero ikaw, dahil nagiging mapagpasensya ka na, hindi mo na napapansin yun. Para sa'yo, okay lang naman. At para sa'yo, wala namang mali sa mga ganung bagay. Pang-apat naman, hindi ka basta-basta nanghuhusga ng ibang tao. Alam naman natin na tayong mga tao, likas talaga sa atin ang maging mapanghusga ng ibang tao
o ng kapwa. Pero may mga time na parang ayaw nating manghusga. Kahit pa ang bigat-bigat na ng sitwasyon. Kahit pa ang bigat-bigat na ng kasalanan na nagawa ng ibang tao. May mga time na gusto mo lang makaalam. Gusto mo lang makaistorya. Gusto mo lang makibalita. Pero walang lumalabas na kahit anong opinion sa bibig mo. Halimbawa, sa social media. Diyan, marami talagang tao na mapanghusga. Kapag meron silang napansin sa ibang tao na hindi maganda. Puro panlalait, puro pambabash, pero ikaw gusto mo lang makibalita. Ayaw mo magbigay ng opinion mo kasi para sa'yo, wala kang karapatan para manghusga ng ibang tao. Lalong-lalo na, hindi naman ginawa sa'yo. Panglimang bagay naman, less talk to others. Halimbawa, sa mga kaibigan mo, lalong-lalo na kapag malayo kayo sa isa't isa, kahit pa napakamatalik niyong magkakaibigan, mas gusto niyo na lang na pag-usapan niyo mga hindi importanteng bagay kapag personal niyo nang nakikita yung isa't isa. Kasi may iba't iba na tayong priority eh. May iba-iba na tayong responsibilidad. Kaya kahit pa matalik natin silang kaibigan, bihira na lang natin silang makamusta. Bihira na lang natin silang makausap nang matagal. Sabi ko nga kanina, ang pagiging mature ng isang tao ay hindi nakukuha sa edad, kundi sa experience sa buhay. Tsaka base rin yun sa pakikisalamuha sa ibang taong nasa paligid niya. Pang-anim naman, next, is more private. Para sa'yo, mas gusto mo na lang na maging privado ang lahat. Lalong-lalo na kung ang pag-uusapan ay pamilya mo, yung mga kinikita mo. Isa pa, para sa'yo, mas gusto mo na lang na manahimik. Halimbawa, ikaw yung dating pinagmamalaki yung achievements mo, kahit hindi naman tinatanong ng ibang tao, pinagmamalaki mo yung mga nagawa mo sa buhay mo, yung mga nakaraan mo. May mga time na parang mas gusto mo na lang na manahimik. Kaya, naiisip mo sa sarili mo na, sa halip na ikwento mo yung mga bagay na yun, naiisip mo na, wala namang pakialam yung ibang tao dun. Kaya mas mabuti pa, i-keep ko na lang. Importante na ako na lang ang nakakaalam ng mga ganung bagay. So mga kaibigan, yun lang muna yung mga bagay na isishare ko, ibabahagi ko para sa video na ito. Signs o pag-uugali para masabi na nagmamatured ka na nga talaga. Na nagmamatured na ang isang tao. Pero hindi lang yun. Marami pang iba. Marami pa sila. Kaya kung meron kang nalalaman, pwede mong i-comment sa baba. Pwede mong idagdag. Yun lang yung mga binahagi ko. Kasi sa tingin ko, yun yung mga hindi pa napapansin ng iba. Muli, John Vince Regachuelo nga po ulit. Kung nagustuhan mo naman itong video na ito, like mo naman. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na. Huwag ka nang mahiya. At i-click ang notification bell para naman kapag nag-upload pa ako ng iba't ibang content gaya ng content about sa pag-uugali, content about sa work, sa trabaho, sa relationship, updated ka at may posibilidad na ikaw ang unang makapanood kasi na-appreciate ko yan. Kaya see you sa next video. Bye for now.